Number 3, na clipper guard ang gagamitin natin sa ibabaw, mga kabarberos. Baskat pa rin siya. Ang pagkakaiba lang sa pangkarniwa na baskat ay mataas ang gilid o naka-high paid ang gilid nito. Yun ang gusto ng ating client para sa kanyang buhok. Bagay din sa kanya yung mataas dahil medyo mataba siya. Ang kagandahan niyan, bilog yung kanyang ulo kaya okay na okay. Naka-zero hop, hop lang yung ating adjuster para hindi masyadong sagad na sagad yung talim. Ito yung ginawa ko. Hindi muna ako gumamit ng clipper guard. Nagrekta na ako, diretso na siyang guidelines. Malaki rin yung pagkakabawas na ginawa natin dito, mga 2 inch. Hindi naman mahirap mag-adjust kapag ganitong alam nating medyo mataas yung gagawin nating paid sa ibabang bahagi. Diretso na nating tanggalin ang ating trimmer yung buhok dito sa pinakang ibabang part ng kanyang ulo para makapag-proceed tayo dito sa may middle part, hindi na tayo mahihirapan. Maraming salamat sa ating mga followers, sa ating mga subscribers sa YouTube, sa Facebook, mga nagla-like at mga nagko-comment at nag-share na rin. One guard dito sa part na to. Ito rin yung magtatakda kung hanggang saan lang yung taas na gagawin natin. Yung number 1 na clipper guard. Straight yung pagkakabawas, pwedeng nakasimotion ng konti kapag tumataas. Kapag may sumusubrang buhok dito sa middle part, i-overcome na lang natin mamaya. 0.5 sa pagitan ng white and dark area sa lugar ng guidelines. Unti-unti. Dito na tayo gagamit ng clipper guard. Hindi na natin irerekta yan kasi mawawala yung proper blending o yung proper transition. Zero close para sa pagbura ng guidelines. Magiging balanse na yung fading na ginagawa natin dito sa gilid. Mas mataas yan ng konti kaysa sa mga normal na baskat. Bumagay naman sa shape ng kanyang ulo yung ginawa nating fade sa gilid nito. Ano ba yung pagkakaiba ng medyo maikli sa baskat? Kapag maikli yung bawas sa ibabaw, mas lumalabas yung hugis ng ating ulo kaysa rin sa medyo makapal. Line up, ganyan ako gumawa ng line up. Kalahati lang tapos lipat dito sa kabila para makita ko kung pantay siya o hindi. Overcomb, malimit ko rin gawin ito kapag may nakikita akong mga sobrang buhok dito sa part na ito. Basain bago ahitan. Yung hindi pa tapos natin gupitan, aba ay ngumingiti na agad ang ating client. Napupugian na siya sa kanyang gupit. Tapos kapag nakakakita tayo ng mga dark spot, andyan ang ating thinning scissor at ating maliit na suklay. Yan. Gupitan natin yung mga area ng mga lubog dahil naiipon dyan yung mga buhok. Maraming salamat, mga kabarberos.